Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas! Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang salube ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Ito yung ayaw nila sa hakbang ng maisog sapagkat ang hakbang ng maisog minumulat ang mga kababayan natin sa totoong estado ng ating bansa. Sapagkat gusto mong magbigay ng mensahe sa lahat ng kritiko mo, ito ang aabuti mo pagka hindi ka tumigil ng kakabatikos sa mga maling polisiya ng kasalukuyang administrasyon. Pananakot yun eh. Pananakot yun. Tinatapakan nila yung ating karapatan, huwag tayong pumayag. Yung hakbang ng maisog rally, pinipigil nila. Akala ko ba linalangaw? Eh kung linalangaw, hayaan mo. Alam mo na ang tao dahan-dahan ay namumulat at ang Pilipino ay mulat na. Hindi na magpapabudol muli. Hindi lahat ng nangyayari sa bansa isisisi mo sa dating administrasyon kay Pangulong Duterte. Yung problema ng South China Sea nagsimula nung panahon ni Noynoy Aquino. Tumitindi ang mga pahayag at tapang ni Atty. Vic Rodriguez dahil sobra na ang ginagawa ng gobyerno ni Marcos Jr. Kaya naman, pinipigil nilang hakbang ng maisog dahil namumulat at nagigising ang mga tao sa totoong nangyayari sa bansa. At hindi na sila papayag na mabudol pang muli. Kahit na tinatakot nila ang mga pumupuna ng mga maling ginagawa ng gobyerno, hindi tayo papayag na apakan nila ang karapatang pantao. Kaya naman, kailangan na nating magkaisa. Wala na magmamalasakit pa sa Pilipinas kundi tayo ding mga Pilipino. Ito yung ayaw nila sa hakbang ng maisog sapagkat ang hakbang ng maisog minumulat ang mga kababayan natin sa totoong estado ng ating bansa. Binibisto ng hakbang ng maisog yung pagsisinungaling, korupsyon, pagnanakaw at kabulaanan na ikinakalat ng kasalukuyang administrasyon. Ang hakbang ng maisog ay tumutupad at tumutugon sa ating saligang batas. We are not calling for the ouster or the downfall of this administration, but allow us to exercise all our rights enshrined and enumerated and guaranteed, especially under Article 3 of our Constitution. We have an operating Constitution. And yet, linalapastangan ang ating karapatan na malayang magtipon-tipon at payapang magpahayag nang hindi natin pagsang-ayon sa mga maling polisiya, sa korupsyon, sa direksyong tinatahak ng gobyerno tungo sa gera dyan sa South China Sea. Hindi tayo dapat matakot at hindi rin tayo dapat magpapigil. Itong usapin ng China Sea, nung simula, nagsimula hakbang na maisog, ang sinasabi, may nagsabi sa akin, hindi maintindihan ng ating mga kababayan ang isyu ng South China Sea. Malayo sa sikmura yan, ang gusto nila yung pagkain. Kaya kung hindi, pag pumutok itong gerang ito, mararamdaman ninyo, hindi lang malapit sa sikmura ito, buhay nating mga Pilipino ang nakataya dito. Kaya sa ayaw sa gusto ninyo, babalik-balikan na hakbang ng maisog itong usapin ng South China Sea. Because itong usaping ito ay dapat nalalaman ng bawat Pilipino. We have to elevate the political discourse. Huwag tayong sasabay doon sa mga vloggers na walang gawin kundi makapanira na lamang. Yung mga yon tatanggap lang ng script, babasahin. Have you seen any of them in a public discourse without a script? Wala. Bakit? Rinirehearse nila eh. Pati manira ng kapwa, rinirehearse pa nila. Di bali na yun? Iwan natin yun. Mas importante yung higit na nakararaming Pilipino. Buhay natin ang nakataya dito. And trust me, mga kababayan, mas madaling pigilan ang gerang magaganap pa lamang kesa sa isang gerang sumabog na. Hindi natin mapipigilan. Huwag tayong umabot sa puntong yun. Hindi pwedeng sila-sila lang kung anong mabuti para sa kanila.
Tapos gagalawin pa nila yung saligang batas. Ang daming violations na ang ginagawa nila considering na buhay ang ating saligang batas. Sinisikil nga yung ating karapatan eh. Ginigipit nga ang kanilang kritiko. Yung mga dissenter, yung tinatrato nilang political inconvenience. Sinisikil nila. Meron pa tayong konstitusyon yan. Huwag ho kayong maniwala na gagalawin lang nila yung economic provisions dahil yun daw ang dahilan kung bakit mahirap pa rin ang Pilipinas. Yan ay malaking kasinungalingan. Mahirap ang Pilipinas dahil sa korupsyon ng mga magnanakaw na politiko. Itigil ninyo ang inyong korupsyon na binubusog ninyo ang inyong mga bulsa. Ibalik ninyo ang pera sa kabanang bayan at implement ninyo ng tama yung kakapiranggot na pera ng Pilipino. Transparency and accountability. Hanggang ngayon, hindi nila inaharap. Yung sinisigaw natin dito sa akbang ng maisog, bakit ninyo tinatago sa taong bayan yung 800 billion and program funds? Nakita ko si Joey, siya nagpauso nitong hindi mo pera yan. Hindi nyo pera yan. Imagine ninyo mga kababayan, yung 800 billion pesos. Gaano kahabang kalsada yan kung hindi nila ninanakaw? Yung traffic sa Metro Manila, dahil kakulangan na ng kalsada. Sinasabi may right of way issue, walang budget. Imaginin ho ninyo kung ilang kilometro, ilang daang kilometro, yung 800 billion pesos na unprogram funds o sinasabing presidential pork barrel fund. Gaano kahaba yun? Yung 800 billion na yan, ilang tulay ang kayang buuin yan para hindi na tumatawid sa ilog o kaya sa dagat yung mga kababayan natin na malalayo yung lugar ng mga ng kanilang bayan o ng kanilang mga isla. Saan na pupunta? Sa bulsa ng corrupt na politiko. Then again, the problem is not the constitution. The problem is their graft and corruption. Yan ang problema noon at higit na lumalala ngayon. Sapagkat gusto mong magbigay ng mensahe sa lahat ng kritiko mo, ito ang aabuti mo pagka hindi ka tumigil ng kakabatikos sa mga maling polisiya ng kasalukuyang administrasyon. Pananakot yun eh. Pananakot yun. Tinatapakan nila yung ating karapatan, huwag tayong pumayag. Yung hakbang ng maisog rally, pinipigil nila. Akala ko ba linalangaw? Eh kung linalangaw, hayaan mo. Ibig sabihin, walang bisa. Ibig sabihin, walang epekto. Ibig sabihin, hindi sinusundan ng tao. Pinipigil mo eh. Ibig sabihin, alam mo na ang tao dahan-dahan ay namumulat at ang Pilipino ay mulat na. Hindi na magpapabudol muli. Yung nakabinbin na investigation sa agricultural smuggling sa House of Representatives, ang dami-dami nila yung investigasyon gustong gawin. Bakit yung investigation sa agricultural smuggling ay itinigil? Hanggang ngayon nakatiwangwang. Dahil ba yung pangalang Michael Ma ay malapit sa palasyo? Nasaan ang hustisya? Dahil ba yung pangalang nabanggit doon sa videong prinisinta sa Senado doon sa investigation ng PDEA, yung James Kumar, ay dahil ba malalapit sa malalaking politiko? Nasaan ang hustisya? Hindi ko sinasabing sila guilty. Pero kung hindi sila guilty, marapat lalo na bigyan sila ng due process, ipatawag mo, tanungin mo at hayaan mo silang magpaliwanag kung ano yung partisipasyon nila, bakit nababanggit ang kanilang pangalan. Hindi lahat ng nangyayari sa bansa isisisi mo sa dating administrasyon kay Pangulong Duterte. Yung problema ng South China Sea nagsimula nung panahon ni Noynoy Aquino. Nung nagpauto tayo diyan sa mga Amerikano.
Nung sinasabing sa bayang withdrawal ang ating grace ship, wala naman pala. Hindi interes ng Estados Unidos na magkaroon ng stability ang relasyon ng Pilipinas at China. Bakit? Magiging irrelevant sila in this part of the world. Alam kong nakakapagod itong ginagawa natin. Kaya lang, walang magmamalasakit sa Pilipino, kundi tayo na nagsasabi, magkakasama, nagmamalasakit sa isa't isa. Kahit patuloy nating ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga netizens. Awa-awa ang mamamayan, pananatili sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil mga pasimuno pala sila sa pulburo. Binigyan ni FVR at si BBM ng chance, pero ngayon, hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FVRRD na mabago. Panahon na siguro na i-impeach yan, dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pambabago. Ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyerno. Anong ito? Hoy gising, huwag matulog sa pansita. Nakakalungkot na patuloy silang namamayagpag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Visayas. Sino amang matatapang na maglilid at kami susunod sa aklasan? Sangusawa na kami at dahil sobrang mahal na nang gusto ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga katiwalaang ginawa nila. I love Pilipinas. Si Inday Sara, pati si Tatay Digong na biktima. Sa Duterte, lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Kawawa lang ang taong bayan, kung manatili pa yan sa pwesto. Bayan gising. Tindig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunutin ang ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa 2 taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung madagdagan pa ang taon nila? Kilalanin niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at naglagay sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa impyerno. Akala ko, itong Marcos at Duterte na tandem nung eleksyon ay may magagandang resulta. Kasi magkasundo sila bilang presidente at VP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan. American Financial nagsuporta sa Marcos. Kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, 6 years nasira ang economy ng Philippines. Fake ang mga tao nagsasabi, magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan na. Plus alcohol, disaster talaga sa brain yan. Kaya wala na sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Pero pinag-government yung binoto natin at pinagkatiwala ang pamilya. Ahas at nanunog lang. Natakang kami, bakit ito palang first lady ang walang advocacy samantalang lahat ang nagdaang first lady may kanya-kanya silang advokasya. Sa bagay, ang advokasya niya ay kam-kam-kam-kam. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong tinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.